paralita na nakatira sa Tabing Creek. At isang ito ang nabubulok na pagbate para sa Departamento ng Social Service sa pamumuno ni Dr. Esperanza Cabral, na ang ahensyang ito ay naging inutol sa pagdating ng ganitong kalamidad tulad nitong nakaraang bagyong Ondoy at Piping, na kung saan libo-libo, milyong-milyong halaga na mga pag-aari ng mga mula dito sa departamentong ito. Kami po sa samahan ng Maralita, na kung saan ang tunay na nakaranas ng pagbaha sa Kalakhang Metro Manila, na kung saan ang kalamidading ito ang siyang naging ugat para tawagin danger zone ang aming tinatitirikan ng mga pamamahay na ito. Naging daan ito ng gobyerno para idimulis, para pagbigyan lamang daan ang mga proyekto nila na hindi naman totoong pakikinabangan ng mga Maralita. Kaya, pinapanawagan namin sa departamentong ito, sa hanay ng Maralita, ilabas nyo ang mga relief goods na iniimbak na nilalaman ng daga dyan sa inyo mga warehouse. Alam niyo ba na ang daga ay siya naglilikha ng sakit ng leptospirosis? Pag tayo'y nakagat o nagkaroon tayo ng sakit na yan, tatlong araw, apat na araw, tipok tayo. Mag-alaga ba tayo ng daga? Kaya pinapanawagan natin sa tunay na biktima ng kalamidad, iparating ang mga relief goods na yan kaysa gagamitin sa susunod na eleksyon sa 2010.